Hi guys, yes, it's me, Mark, and welcome to my channel. Sa sarili ko. Bakit nga pa? Ano ba? Tagal na kaya natin nasa loob ng bahay. So, it's the perfect time din na itry na lahat yung pwede natin matry. One of which is try mag-vlog. Bakit pa hindi? Eh, nag-TikTok na ako eh. Vlog pa kaya? Itry ko? Malamang. Ay, nako. Kidding aside. Wala lang. Exciting din naman itry din kasi mag-vlog. Gusto ko lang dito yung makita. More than 2 months na ako, walang nakikita ang kaibigan. Ano ba itsura ng tao? Ganito ba yun? Tao pa ba ako? Ako na lang yung tao. Kasi wala naman nakikita eh. Pwede na ako pinakalabas. Pero yun lang naman yun. This is the perfect time para i-testing talaga lahat ng pen-testing. Kung gusto yung mag-workshop, mag-aral, improve or explore lahat. Yun yung perfect time. Ano ba? I-try mo na ngayon. Kaysa mabumalik na ulit sa normal yung buhay natin. Hindi mo na matatry yan. Hindi mo na masisingit. Ngayon ang dami natin time. Binigyan ka ng time nyo. Tapos ayaw mong gawin. Gawin mo na. Go! Push! Konti pa! Medyo ang dami ko nang sinasabi. Of course, ang pangit kasi nung timing, no? Kasi sumakto pa na summertime pa na tumama itong pandemic na to. Ganun talaga, may mga bagay talaga yung nangyayari kahit hindi mo ina-expect. Let's just hope na malapasan na rin natin to anytime sooner. So dahil hindi nga mga travel, malamang hindi lang ako, so lahat tayo. Ang travel lang natin ay phone gallery or yung mga external drives natin. So I decided then, why not naman i-share ko na lang din sa inyo yung mga visuals na mga napuntahan ko. So diba, at least kahit paano makapag-travel tayo. Sabahin nyo naman ako, kahit ito lang sa channel ko, diba? Ang hirap kasi yung mag-isa ka na lang lagi eh. Yung hindi mo alam kung may nakakaalala pa, basta yung hindi ka ba talaga. Choko lang, ang dami ko na sinap sa kabili. Ang galit na sa akin. Sinasayang ko lang talaga yung oras nyo. Ay, nako. Hindi ko alam kung mag-work to. Kasi most of the travel vlogs, ginagawa naman siya during the travel itself. So, medyo different to kasi it's more of a storytelling tayo ngayon. Pero, okay lang din naman. Gusto ko lang din talagang i-share sa inyo yung mga na-capture ko during my trip. And also, I'll try my best na alalahanin lahat yung details regarding sa budget and itinerary nun. Well, na-note ko kasi siya dati sa phone. Nag-upgrade nga pala ako ng phone last September. And unfortunately, hindi ko na-export yung data na yun. So, yung short clip a while ago is captures ko during my Romblon trip. So, yun. Magta-travel tayo ngayon sa Romblon. So, Romblon yung share ko sa inyong videos ngayon. So, just to give you an idea, so, solo trip ako nun sa Romblon. Ayun, kaya marami talaga akong na-capture na videos dun. And, syempre, mga photos na pang-Instagram ko. Huwag nyo nang tanongin kung bakit ako solo. Oo, ako na yung solo. Walang kasama. Ganyan naman eh. Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon meron kang kasama. Dami ko na sinap sa kabili. Ay, nako. So, for now, let's explore Tablas Island in Romblon. For my first trip. So let's watch this.
So yun yung video clips ko for Tablas from Lon. Doon sa mga nagtatanong ko saan ako nagstay doon sa Tablas Island, yung magagandang nipahat doon. Bale sa Akim Sea Haven ako nagstay. Bale ito, lagay ko dito and check it out na lang din. I'll try na ilagay din sa description below. Yung stay doon is around 2,000 per night. So, sinulit ko lang din talaga yung pag-stay doon and pag-chill. Maganda yung resort ah. Lalo na nung nandun ako kasi wala akong kasabay. Solo ko yung island. And yung island, kung makikita nyo sa video, di ba, nasa likod niya ay may hill. Isolated talaga yung area. So, make sure na if doon kayo mag-stay, mayroon kayong dalang extra food nyo. Bale, nag-o-offer naman sila doon ng dinner and breakfast. So, yung dinner nila cost 300 pesos and yung breakfast is 250 pesos. So, ito yung naging dinner ko noon last time. And hindi ko na-check yung breakfast kasi good fortune na talaga yung serving nila for dinner. So, yun natira ko, yun na lang yung breakfast para mas tipid. Ang mode of transportation lang papunta doon sa island is either mag-boat ride ka, if I'm not mistaken, it costs around 150 to 200 pesos. Travel time nun, nasa 10 to 15 minutes. Kung nagtitipid talaga kayo, pwede rin naman mag-hike. 20 to 30 minutes ata yung pag-hike. Make sure na pagpupunta pala kayo dun, magdala kayo ng mosquito repellent. Pinapak talaga ako ng lamok doon. Kinabahan nga ako doon, baka magka-dengue ako, pero buti naman hindi. For my land tour naman doon sa Tablas Island, kinoordinate ko na rin sa resort na pinagstayan ko. So, yun na rin ko na habal is with driver na rin kasi para mas alam din nila kung saan pupunta and ma-estimate nila, di ba, kung kakayanin ba naman yung itinerary na gusto mong puntahan. So, if I'm not mistaken, around siguro kamahalan yung 800. Actually, marami rin ako hindi napuntahan dun sa Tablas Island na naklista sa itinerary ko. Maliban sa hinahanap pa namin kung saan nakasituate yung mga yung... And may mga pinuntahan naman ako na sakto may roadblock naman. As in, sira yung tulay, ganyan. So, wala kaming way para makapunta dun sa area. Pero ang hindi ko talaga napuntahan dun na maganda talagang puntahan is yung Calatrava. Sinasabi kasi nila na yun yung El Nido ni Romblon. If ever babalik ako sa Romblon, yun naman yung i-explore ko. That's it. So, yung next naman na in-explore ko is yung Carabao Island. Mas ideal na puntahan siya if galing ka ng Boracay. Pero alam mo yun, kasi nasa Romblon na ako. Gusto ko rin i-explore pababa. So, let's watch this! Carabao Island.
Just to share din, kasi di ba galing ako dun sa resort, sa Akims Haven, bago ako magpunta ng Carabao Island. Yung unang muna yung i-check dun, and sana ipanalangin nyo na hindi makancel, is yung ferry schedule. Kasi nandun ako sa port ng 9 a.m, supposedly yung sasakyan ako. Unfortunately, sobrang malas ko na-cancel yung trip na yun. Dalawang beses lang yung trip dun, so 9 a.m. and 2 p.m. Imagine, nag-stay ako dun for 5 hours para antayin lang yung boat na papunta sa Carabao Island. Pinay ko din naman kung alis muna ako dun sa area para mag-explore. Kasi mahirap din eh. Marami na rin kasing tao dun. So baka maubusan naman ako ng ticket para makapunta dun. So ayun, in Carabao Island naman, yung motorcycle dun, rental, with driver din siya. Kumi-fix rate sila, around 450 pesos. Full day na rin siya na land trip. Since flat rate na nga rin yun, okay lang, binayaran ko na rin yung 450 kahit anong oras na ako nakarating doon. So, around 3 p.m. na rin ako nakarating sa Carabao Island. And nagmamadali ako kasi nga gusto ko ma-explore muna yung mga kailangang puntahan doon nang may araw pa. Siyempre, anong sense kung sobrang dilim na? Mostly, yung Carabao Island naman is known for cliff diving. Actually, kung mapapansin, nag-cliff dive naman ako pero meron akong life jacket. Eh, wala eh. O, nag-swimming lesson naman ako pero alam mo yung takot ka na walang sasalusay. Parang mali yan. Parang iba yun. Wala, ewan ko. Basta, wala pa yung confidence ko na tumalo na walang life vest eh. Eh, ganun din naman eh. Tumalo din naman ako dun. O, wala akong life vest. Meron ako. Mas safe lang ako. Ganun din yun. Ganun din yun. Pwede ka lang lumubog ako hindi. Hindi ko rin napunta doon maliban sa Coding Cliff is yung Bend Coconut. Well, actually, nadaanan ko siya kasi yung Bend Coconut Tree is malapit lang doon sa port. Pero kasi nung mga, di ba nga, limited na lang yung time ko and yung pagdaan namin doon, may mga nagpo-photo pa doon. For sure naman kasi naaantay din nila yung sunset doon. Eh, hindi na ako nakasingit kasi picture lang din naman doon. So, next time na lang or sa ibang coconut na lang ako magpapapicture. Sa iba na lang. Ayoko kasi yung may kasalo, yung may kahate. Sa iba na lang. Gusto ko yung akin-akin lang. Sa iba na lang. Joke lang. Ang dami ko sinasabi. And since one day lang naman talaga yung plan ko na magstay sa Carabao Island, kinoordinate ko na rin siya dun sa na-arkilang ko, Habal. Nagpasundo na rin ako sa kanya ng around 5 o'clock. Yung ferry naman na paalis ng Carabao Island papunta ng Tablas is 6 a.m. Pero syempre kailangan mas maaga ka doon kasi nagkakaubusan nga rin daw ng ticket. Actually, mali yung ginawa kong itinerary eh. Better kung magagaling ka na nga sa Boracay. Doon yung flight mo, mag-Carabao ka, then Tablas, Pacquiao. Eh yun ako ako sa Sicily. Bakit ba? Arte pa ba? Na-accept talaga yung oras ko for travel. At least chill lang talaga yung travel ko. Sabi! So next natin is yung Roblon Island. Short clip na lang to compared dun sa naunang dalawa. Maganda talaga yung ano, yung area. So sobrang ganda, hindi na ako masyado nakapag-video clips. More of nag-photo ops lang ako for my Instagram. Pakita ko na lang din sa inyo kung ano yung meron ako dito. So yun na lang. And let's watch this. Roblon, Roblon.
that's Romlon Romlon. Diba konti lang yung video clips ko compared din sa iba. So, dito naman, nagstay ako sa Fun Divers Inn. So, ito, dyan ako nagstay. Maganda yung pinagstayan ko kasi sobrang nasa harap lang siya nung port. As in, pagkababa ko dun sa bangka, dun agad ako. As in, kaharap niya mismo. And yung maganda pa dun, sobrang lapit lang niya sa lahat. Sobrang lapit yung Bonbon Beach sa pinagstayan ko. So, nagtatrike lang ako for 5 minutes lang. And libre yung Bonbon Beach. Ha? Pwede mo siyang balik-balikan. 3 beses ako bumalik sa Bonbon Beach. Dun ako nagchichill. Sunrise, sunset, sunrise. Ayan, balik-balik ako doon. Isa pang malapit dun sa pinagstayan ko is yung Fuerza San Andres. So, walking distance lang talaga siya pa north ng konti. And malapit din siya sa market, mga souvenir shops and all. And for the food, medyo nagulat ako na maraming Italian food stores. So, mostly tabi-tabi yung mga pizza and pasta stores. As pizza lover. So, yun na lang din ang kinain ko. So, typical na Italian resto. So, around 200 to 250 yung meal. Pero meron din naman mga karinderya dun. If ever you're on a budget, puro around 60 to 100. Meron ka na rin makakain na decent meal. So, for the island hopping naman, nakipag-coordinate lang din ako dun sa receptionist dun sa pinagstayan ko sa Fun Divers. Yung boat talaga nila, makakakuha ka around 1.5 to 2,000. So, depende dun sa capacity and dun sa laki. Bali, yung 1.5 ang alam ko is hanggang 4 packs ata. Basta, maliit kasi siyang boat, parang yung fisherman's boat. Well, yung kinuha ko talaga, yung 2K, malaki siya, parang good for 8 to 10 people ata siya. Sakto lang din kasi may mga areas din na malakas yung alon. Ayun, mas ideal yung mas malalaki. Of course, mas makakatibid ka kung marami kayo if hindi ka solo traveler. Wala ko sa amin, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ituloy? Hindi, tutuloy ko to. Kaya ko naman mag-isay. Sanay naman ako mag-isay. Bakit ba? Pakilam niyo ba? Joke lang. De, pero yun nga, totoo naman, any travel naman, mas mura naman talaga pag may kasama ka kasi nga may ka-share ka sa lahat, sa food and sa transport lalo. Pero kaya mo naman ng budget, kaya naman, kaya mo mag-isa, go lang, kung wala kang kasama, invite mo ako, basta, libre mo ako. So yun lang yung naging travel ko sa Romblon. Marami rin ako hindi napuntahan, lalo na yung Sibuyan Island and yung Cresa de Gallo. Included pa yung Calatrava dun sa Tablas Island. Medyo marami rin talaga ako kailangang balikan sa Romblon. At least more reason na bumalik ako. Siguro this time kasama na ako kasi for sure mas mahal yung gastos doon eh. Lalo na yung papunta ng Cresa de Gallo. Ang alam ko, mas malayo kasi yung travel time noon eh. Parang sa research ko, nasa 3,500 to 5,000, mga ganun. Depende pa rin sa laki ng boat. So better na nga na may kasama na lang ako pagpunta doon. So yun, so dun na nagtatapos yung pag-share ko sa inyo ng mga captures ko for my Romblon trip. Hopefully sooner, mas magiging detailed yung mga i-share ko sa inyo. If ever maulit to. Masaya lang din na nag-share din ako sa inyo. At least kahit pa paano, feeling ko may nakakausap ako. Kahit na yung sarili ko lang din yung kausap ko dito sa phone. Sabi. Ay, nako. Eh, wala eh. So, what do you think? Ano ba? Comment it down below para may idea din naman ako kung okay lang ba yung ganitong setup or paano ko may improve din. But for sure, if ever man na ma-enjoy ko to sa pagta-travel ko, I'll try na mag-travel vlog talaga. Pero, ang tanong, kailan ba pwede ulit mag-travel? That's the golden question. Kailan ba ulit pwede mag-travel? Alam mo yung kating-kating na tayo, pero go lang, lilipas din to. And gagamitin ko yung lagi nilang sinasabi na don't forget to like, comment, and subscribe below. Yes, salamat. So hopefully, ma-improve ko and makapag-share pa ako ng more travels with you sooner pag possible na rin mag-travel. So see you soonest. Makagala rin tayo. Yun lang. Maraming salamat. Bye!